napkin rash, eczema, bed sore, sunburn, and acne prone. Sobrang perfect niya para sa mga katikate, sa mga sensitive skin. Hello mga lalabs! Welcome back to my YouTube channel. I am Sarah Chua at your service. At kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na. And hit mo na lang yung notification bell para ma-notify ka at updated every time I post a new video. So for today's video guys, may isang product lang akong i-review at the same time, i-share sa inyo kung gaano kaganda at baka makatulong ako para sa mga sensitive skin, sa may mga allergies, sa may mga acne prone, sa may mga eczema. Gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang kayong bigyan ng short story or i-share sa inyo itong na-experience ko bago ko i-try itong Sodo Cream pala yung pagbasa niya. Sodo Cream. Ayan. Akala ko Sodo, ano, Sodo Cream. Hindi pala, Sodo Cream. Kasi dati, siguro mga ilang months na yung mga nakakalipas. Nakakaramdam ako ng bangarap sa katawan ko araw-araw yun, araw-araw. Tapos, natataka ako kung bakit. Kasi wala naman akong allergy. Wala naman akong allergy nung bata pa ako hanggang sa pumunta ako dito sa bangarap. Wala naman akong ganun sakit. So, comfortable ako at siya confident akong magkakain ng mga pagkain na kung ano-ano man yung gusto ko. So, itong mga nakaraang buwan, siguro mga ilang buwan na yung mga nakalipas, natataka ako kasi puro peklat na yung legs ko, yung mga braso ko. Kasi nga, makakate siya. Tapos ang hindi kinakamot ko, nagiging itim yung peklat niya. So, syempre, hindi maganda sa balat. Hindi maganda para sa akin tingnan. Sabi ko, ano kayang mga nangyayari? Ano kayang meron? Ano kayang mali kong nagawa? Una kong naisip, sabi ko, baka sa higaan ko. Kasi yung ginawa ko, kahit every week akong nagpapalit ng bedsheet sa higaan ko, dinoble ko yun, every twice a week ako nagpapalit ng bedsheet. So, ganun pa rin siya, ganun pa rin siya. Sabi ko, siguro hindi ito sa bed ko. Kasi imposible naman magkakalanggam dito. Hindi, wala ko nakikita langgam dito sa ibang bansa. Or, meron man, kukunti lang, pero once in a blue moon lang yun, hindi talaga katulad sa Pinas na maraming langgam. Dito hindi. Tapos, sabi ko, ano kaya, baka may allergy ako. Kung pwede pala yun na, kung pwede pala yung wala kang allergy since birth, tapos magkaka-allergy ka na lang bigla. Hindi ko alam yun eh. So sabi ko, mag-o-observe ako sa sarili ko. Tapos yun, napansin ko na kapag kumakain ako ng meat dito, yung laham kung tinatawag dito, tuna, itlog, kasi sa totoo lang, favorite ko talaga yung itlog, lalo na pag sunny side up, half cook and scrambled. Yun, sobrang favorite ko yun. At saka yung scramble na nilalagay ng tomato sauce. Yun, sobrang favorite ko yun. Yung boiled egg, hindi siya masyado. Tapos, yun, napapansin ko lang. Kapag ako kakain ako ng ganun. Ayun, mga ilang oras, nangangati na ako. Tapos, pag nangangati kasi, hindi ko mapigilang kamutin. Kinagkakamot ko talaga. Tapos, ang ending nun, naganda, sugat-sugat na siya. Tapos, ang peklat niya is black. Nagiging black na yung peklat niya. Sa may hita ko ganun, ang dami. Sabi ko, alam, ang pangit tingnan. Ang pangit tingnan. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? So, pinalitan ko na yung sabon ko. Pag naliligo ako, pinalitan ko na yung sabon ko. Pinalitan ko na rin yung lotion ko para sa mga, yung lotion yung binili ko para sa sensitive skin. Ganun pa rin siya. Sabi ko, itry ko nga itong ano. Kasi, nung nag-grocery kami ng kasamahan ko, nakita ko itong Sodo Cream. Popular na rin naman ito dito kasi sikat ito dito eh, sa ibang bansa. Ito kasi usually ginagamit nila para sa baby. Pinaglalagay sa singit kapag nagkakarashes yung baby, sa mga sugat-sugat. So, sikat ito dito. Inabasa ko rin siya na antiseptic healing cream, napkin rash. Ito siya, eczema, bed sore, sunburn, and acne prone. So, perfect siya sa, para sa mga allergies, mga katikate, or sa mga sensitive skin. Sabi ko, wala namang mawawala kung itatry ko itong Sodo Cream. Ayun, binili ko siya. Binili ko siya, medyo may kamahalan talaga kasi umabot siya ng 2KD dito. So, yung 2KD kong sa Pinas, umabot ng 400 na lang. Umabatak ng 400 pesos yun kung sa Pinas ka. Sabi ko, di ba rin nang may kamahalan ka, basta kung okay ka sa akin, bibiliin kita palagi.
para lang mawala yung pangatikatik sa katawan. Kasi ang bangit talagang tingnan. Sobrang kate, minsan hindi ako nakakatulog. Kasi pinagkakamot ko pa siya sa sobrang kate. Ayan na nga guys, ito yung itsura niya. Ayan. Ayan siya. Made in Airyland. 125 grams. Ganito yung consistency niya. Para siyang ano, thick na cream. Ayan, thick na cream. And nag-create siya ng protection sa skin mo. Kaya pala ito yung laging ginagamit nila rito for babies. Pag nagpapalit sila ng diaper para sa mga babies nila, nilalagay nila to. Kasi para may ano siya, oily-oily na pinakover yung skin mo, pinaprotektahan yung skin mo para sa mga hard, mga rashes. Ganyan. Ayan. So, ito yung ginamit ko guys. Tinry ko siya. And thanks God, sa totoo lang, nakakatulong siya. Kasi pag nangangati ako at ina-apply ko siya, nawawala yung kati niya. Fairness. And sobrang nagustuhan ko siya. Ganito na yun. Ganito na lang yung natira sa kanya. Ha? Hindi pa ako nakakalahati. Kasi kahit konting amount lang yung ilagay mo, sulit naman na. Pwede rin siya sa mga dark parts ng skin mo. Like sa kilikili, sa tuhod, sa mga drop. And dito sa may, ano yan? Dito sa may ano ng paa, sa talikuran ng paa. Ano sa Tagalog niya, hindi ko alam. Mga nagka-crop, na skin, gano'n. Perfect din siyang gamitin. At saka sa mga acne prone, halimbawa marami kayong pimples, yan. Ginagamit ko siya pag halimbawa, ano na, malapit na akong magkaka-period. Yun kasi nagsisilabasan na yung pimples ko pa isa-isa. Doon nilalagay ko yun. Nilalagay ko siya sa area na may pimples. Ayan, after mga isang araw, gano'n, nagda-dry na siya, nawawala na yung pimples, namamatay na siya. So, sobrang effective niya guys para sa akin. Tapos, yun, tinry ko siya sa may kilikili ko kasi yung kilikili ko hindi naman perfect. So, yung kilikili ko ngayon. So, hindi rin naman siya gano'n kaputian. Gusto ko pa ng mas maputi pa dyan kasi syempre babae tayo para confident tayong itaas yung mga kilikili natin. Ayun. So, tinatry ko siyang ilagay every night, yung Sodok cream na yan. And may magandang resulta naman. Tapos sa tuhod din, ginagamit ko siya. Nag-dry yung hand, yung kamay ko kasi pag naghuhugas dito tapos mainit yung tubig, hindi kaya malamig kasi paiba-iba naman. Klima dito. Yun, ginagamit ko siya. Baka naman makatulong ako sa mga naghahanap ng gamot para sa mga allergies, sa mga katikate. Ayan, Sodok cream and Tysep healing cream, napkin rash, eczema, bed sore, sunburn, and acne prone. Sobrang perfect niya para sa mga katikate, sa mga sensitive skin. Sisiguro ko yun sa inyo guys, try niyong gamitin. Meron na to sa Pinas, meron sa Watson, meron na din daw sa Shopee. Hindi ko alam kung sa Lazada meron na. I-check niyo na lang po. Pero kasi be careful, marami na daw mga kumakalat na peke nito. Maging maingat na lang tayo. Gusto ko lang makatulong at sana nga nakatulong ako. Sana po nagustuhan niyo yung video at kung nagustuhan niyo, bigyan niyo po ako ng malaking thumbs up. At huwag niyo po kalimutang i-subscribe para okay tayo dyan. Ayun, that's all for this video guys. See you in my next one. Habush!